Good morning, mga kamulberry. Update tayo sa ating Taiwan long mulberries. Meron na tayong mga hinog and we're going to harvest. Dahil kapag hindi, malusog lang ang ating bunga. So ganito po ka taas ang bunga ng ating Taiwan long mulberry. Meron na namang malapit ang mahinog. Doon sa itaas, meron na tayong almost ready na. Napakahangin dito sa labas. So, meron na palang mga naunang nahinog dito. Kaya lang kinuha ko na after school, pakamalaglag and kinain ko na. Meron naman tayo, ito ay second harvest na natin. Meron tayong dalawa. Kapag ganitong nag-start na silang mahinog ay sunod-sunod, everyday meron na tayong makukuha from our Taiwan long mulberry na nag-iisang puno. So, ganyan po ang kanyang mga bunga. Napakataas po. So, imagine, ito po yung kamay ko. Matataas talaga yung ating bunga ng Taiwan long. Marami pong nag-i-inquire, no? About Taiwan long cuttings, about Taiwan long na rooted cuttings. Meron po ako, kaya lang hindi po ako nag-ship. At hindi rin ako nagbebenta ng cuttings lang dahil pinabubuhay ko po talaga yung aking mga binibentang Taiwan long kasi nga napakahirap niyang buhayin lalo na kapag cuttings and isiniship mo. So ilang days yan bago dumating, masisira na yung cuttings. So ito yung ating yan, fruits. Ganyan po katataas yung ating mulberry, Taiwan long mulberry fruits. And napakarami niya kung magbunga. So isang puno lang yan. Pero dapat ay matyaga kang maghintay kung kailan siya maglalabas ng fruits. Kailangan mature talaga yung ating plant bago natin kalbuhin. Kagaya ng ginawa ko sa aking tanim. Nag-trial and error pa ako kung paano pabubungahin at ano yung effective na way kung paano mapabunga. So, yung pagkakalbo talaga, kunin lahat ng dahon yung nakita kong paraan para maglabas ng napakaraming bunga ang ating Taiwan long, kagaya na lang itong aking tanim. So, two fruits lang muna. For now, dalawa lang muna yung ating harvestin. Tomorrow, meron na naman tayong ma-harvest. Ito lang muna yung update sa ating Taiwan long mulberry. Thank you for watching.